today's video mga Bob, gagawa naman tayo ng tinakdakan Ilocano version. Tara, let's do it. Okay mga Bob, nandito yung gagamitin nating karne. Tinitawag na nguso ng baboy. Yan. 3 piraso. Malinis na itong mga to. At ito naman yung tenga. Yan. 3 piraso. Tenga ng baboy. At ito naman yung kunting atay. Medyo mawawala ito sa dinakdakan. Okay. Nagawin natin, tingnan natin kung may mga balabalahibo pa na ano dito sa tenga. Yan. Wala na, tinanggal yung dito sa may ano ng tenga kasi malinis na ito eh. Yan. Wala nang balabalahibo. Yan. Ito. Wala na rin. Wala na rin balahibo. Ito meron konti. Kaya kailangan natin linisan mga Bob. Para mas masarap, mas maano. Igalin lang natin ganyan, kuskusan lang natin. Yan. Mabok. Wala tayong blowtorch kaya teka. Kukuha tayo ng ano. Kung walang blowtorch, meron namang light torch. Light torch kasi hindi tayo, hindi natin afford ang bumili ng ano eh. Medyo mahal. Ayan. Sunogin lang natin na ganyan. Yung natirang ano. Ayan. Madali sana kung may blowtorch. May torch yung ano. Kawawa naman ako. Ayan. Siyempre, kuskusin mo rin para matanggal yung ano. Yun. Kailangan nating hugasan mga Bob. Ito malinis na malinis na eh.
Doon sa amin, sa probinsya, sa Ilocos, pagka gumagawa kami ng ganito, pag nagkakatay kami ng baboy, maganda yung sa ano, yung buo, yung mayroon hanggang doon sa batok. Yun. Tapos yung mga small intestine, mga ganun. Yun ang masarap gawin yung ano. Sinakdakan. Kailangan natin pakulaan muna. Pakulaan. Ito nga tay, ihuli nating pakulaan kasi mag-ano tayo, magdadarap yung mga niya. Sabaw. Mukhang marumi yung tenga at saka yung muso ng baboy. Pakulaan muna natin mga bok. Tanggalin yung tubig, then hugasan ulit bago natin lagyan ng tuluyang kalambutin ang tenga at saka yung muso ng baboy. Ayan mga bok, kumukulo na. So kailangan nating patayin. Tapos hugasan natin ulit. Ayan, tanggalin natin yung tubig. Yun, no? Okay.
Kailangan nating kuhain ng ano ito para ano. Sa susunod kong video mga bok, gagawa rin ako ng ano, sisig. Tenga rin ng baboy na gamitin natin. Yun. Malambot na to ah. Ngayon, habang pinapalambot natin mga bug, lalagyan natin ng ano, buong paminta para mas mabango. Ayan. At saka dahon ng laurel. Dalawang piraso lang para ano, hindi masyadong mabango. Lagyan din natin ng konting asin para may panlasa. Yan. Mamaya na natin timplahin pagkatapos natin ano yun, hiwain. Siyempre mga bok, hindi mawawala yung bawang, 1/4 na bawang. Lagyan lang natin ng ano, maganda pikpikin natin ng konti. Mas masarap, mas mabango. Tapos lalagyan natin ng tubig. Natingin ko mga bok yung ngoso, hindi natin masyadong palambutin kasi mas masarap pag medyo matigas-tigas. Yung tenga ang ano, palambutin natin na ano, maigi para hindi. Kasi alam niyo yung parte dito niya, yung puti niya dito, mga bok, ito medyo matigas to. Kaya kailangan natin palambutin bago natin iprito kasi hindi tayo makakapag-ihaw ngayon. Mas masarap sana pag ihaw natin, mas masarap. Pero ang gagawin natin, pagkatapos natin palambutin, ipiprito natin ng konti, yung hindi naman masyadong pritong-prito para hindi masya matigas, hindi titigas yung balat niya. Okay. Yan, open natin. At isasalang na. Tignan natin ng kunting tubig. Mamaya, titignan natin mga bok kung medyo malambot na yung nguso ng baboy. Isa-separate natin, tatanggalin natin.
Take ko na lang kayo mamaya mga bok pagka malambot na. Okay mga bok, check natin kung malambot na ang uso. Bayos na. Para sa akin ito ang ano, pwede na. Pag-desisyonan kong hair fryer na lang yung gagawin nating dinakdakan para mas ano, kasi tatalsik yung ano, manteka, mahirap. Okay, yung sibuyas. Ano natin? Yan. Bagay natin ng 30 minutes. Pero hindi natin ano yun yan kasi i-check natin every ano. Para tignan natin kung pwede na o hindi. Okay mga bok. Update ko na lang kayo mamaya mga bok. Okay na mga bok. Dito na yung ano outcome ng ginawa natin. Ngayon, medyo malamig na, so pwede na nating hiwain. Okay, let's go. Wagang sangkalan. May basa pa. Asan natin? Gugas tayo ng kamay. Magdiwa. Medyo maninipis lang yung hiwa natin mga bok. Para kung yung mga iba mahina sa medyo may pagkamatigas na karne, at least pagkapino lang ang pagkahiwa natin, madaling nguyain. Thank you.
Sarap din ito pang pulutan, mga bo. Pero kakaiba talaga pag inihaw ito eh. Iba talaga ang lasa. Kasi yung aroma ng ano. Ako sa probinsya, mga bok, pagka naghihiwa ko ng ganito, yung huling hiwa na ganyan, subo na kagad eh. Dito nga mga atay. Pero yung atay, hindi, huwag nating ano, lagay lahat. Kunti lang ang ilalagay natin, mga bok.
susunod na magluto si Mrs. ng kare-karay, yun naman ang specialty niya. Bibigyan natin. Buntot ng baka yung gagamitin. Kapag may nagbenta ng papaitan. Ito crunchy na oh. Pero lalambot to pag nalagyan ng suka. Ating sibuyas. Bakit kaya nakakaiyak pag nag-ano tayong sibuyas mga bok, no? Pero may technique yan. May technique para wag ka hindi ka iiyak. At nasubukan ko na rin yan. Bigyan ka natin ng isa. Ganito daw ang technique para pag nagiwa tayong sibuyas, kailangan natin tusukin. Ganyan. Para hindi tayo iiyak. Ayan. Natin. Yan. Try na rin mga
to, hiwain. Hiwain na rin. Tapos para sa atin, may epekto talaga yun. Hindi ka talaga, ano, luluha. Ayan, maraming sibuyas, mas masarap. Hindi na tayo maglalagay ng sili, mga bok, kasi baka ayaw ng iba ang manhang. Yung ano na lang, ilagay natin yung siling, yung green ba? Ayun, sarap niyan. Maraming sibuyas. Sibuyas na lahat. Ayan. Ano natin para ma-absorb ng karne yung ano lang yung sibuyas. Ayan. Para maano niya. Ganito kami mag-gumawa ng ano, dinakdakan sa Ilocos, sa probinsya. Ewan ko kung anong tawag sa inyo mga to, mga bok. Yan. Ito mga bok, hindi manghang to. Lagyan natin ng ganito. Kasi para sa akin, ang sarap ng ano eh. Parang may kakaibang, ano, sarap. Try nyo rin pagka, ano, gumawa kayo ng ganito. Gawin natin ng maninipis. Mahaba ganyan. Manghang ito mga bok. Yun. Haluin din natin para maano niya. Then gagawa tayo ng ano. Kasi sa probinsya mga bok, pag nagkakate kami, gumagawa kami ng ganito, yung utak ng baboy ang nilalagay namin. Kaso dito walang utak ng baboy, tsaka yung mga iba naman kasi ayaw nila ng ganun, kaya mayonnaise ang gagawin natin. Ang gagamitin natin na ano, mayonnaise ang gagamitin natin. Ayos. Mayonnaise.
Soka. Lagyan natin ang asin. Pamintang durog. Lagyan natin ng tatlo para mas ano siya, creamy. Yan. Tapos, lagyan natin siya. Ano naman natin yung gamitin natin? Ito ang gamitin natin mga bo. Natin ilalagay dito. Muna natin lagay lahat baka maasin. Ay, mag-ugas tayo ng kamay ulit. Takahaloin. Mas maganda pag ganito ang paghalo. Mabok para yung lasa ba ay talagang maano ka doon sa karne. Bale, naghugas naman ako. Ang sarap ah. Tikman natin mga bo. Ayos. Sarap. Yan, mabok. Tapos na. Sakto lang yung lasa. Ngayon, kung yung iba natatabangan, pwede silang magdagdag ng asin. Ayun. Yan, mabok lang ano. Sana nagustuhan nyo ang gawa nating tinakdakan. At sa susunod ulit mga bok. At sana, parang awa nyo na, maawa nyo kayo sa akin. Mag-like and subscribe naman kayo mga bok. Parang awa nyo na. Maraming salamat!